Welcome back ulit sa ating channel. At sa video nito, pag-usapan natin ngayon ang tungkol dito sa Battle Pass sa Diablo Immortal. So, yung Battle Pass mga bay, makikita ninyo siya dito sa Codex. Okay? So, pipindutin nyo lang yung Codex. And then, dito sa taas mga bay, may nakalagay na Battle Pass mga bay. Okay? Ayan. And itong Battle Pass mga bay is nag-expire siya. So makikita nyo dito sa baba, meron na lang tayong 22 days and 4 hours na natitira. So yung battle pass mga bay is ipapa-level mo siya, okay? And then hindi lang siya basta-basta kailangan mo ipa-level mga bay. Ang kagandahan dito sa battle pass mga bay, once na kada level ng battle pass mo, may matatanggap kang accumulative XP mga bay sa character mo. So pipindutin nyo tong box na to mga bay, yan. Makikita nyo dyan kung ilan yung XP na matatanggap niyo once na mag-level yung battle pass niyo. So for example, level 5 na yung battle pass ko. Pag level 6 niyan mga bay, makakatanggap ako ng 154,700 na XP. Okay? So eto mga bay, yung makikita niyo yung 46 over 100, yan yung XP ng battle pass niyo. Okay, so saan yung paano nyo mapapalevel na mabilis yung battle pass ninyo? So, ang kailangan nyo mga bay is itong ganito, battle points. Okay, so pwede nyo yung makuha mga bay dito sa activities. Okay, so dito rin sa quest. Okay, meron yun dito sa guide. Okay, so dyan nyo pwede makuha yung battle pass XP ninyo mga bay. So, ang pinakamabilis dito mga bay na pwede nyo gawin para makapag hand kayo ng XP ng battle pass niyo is suggestion ko, pumasok kayo dito sa mga dungeon. So for example, itong Forgotten Tower, Elder Rift, okay? And then ito ding bounties mga bay, nagre-reset to every day. So 8 points ang makukuha ninyo ito, 8 battle point battle pass XP makukuha ninyo every bounty quest na makukumplete niyo. So 8 times 8, kayo nang bahala mag-compute. Okay? And then dito sa Mad King's Bleach, makakuha kayo ng 15. And then sa Tomb of Fahir, makakuha kayo kada run ng 20 na Battle Points XP. Okay? So, dito mga ba, pipindutin ninyo itong icon na to. Okay? Dito nyo makikita yung mga rewards na pwede ninyo makuha sa Battle Pass. So, yung Battle Pass mga ba, season-season siya. Okay? So, kagaya ng sabi ko kanina, ito yung time na natitira pa bago mag-end yung season ng Battle Pass. And once na nag-expire tong Battle Pass season mga bay, magre-reset yung Battle Pass and then mag-iiba na yata yung rewards niya. Okay, kung hindi ako makakamali. So, para sa season na itong mga bay, ang pinakamagandang Battle Pass rewards, kung gusto nyo i-unlock itong empowered mga bay, is yung costume. Okay, so meron tayo ditong dalawang klase ng battle pass mga bay. Meron tayong free and itong empowered, which is babayaran mo siya mga bay para ma-unlock mo. So dito sa battle pass mga bay, every level meron siyang corresponding rewards. Kung free to play players ka lang, itong mga rewards lang sa taas ang pwede mo makuha. Hindi mo to pwedeng makuha ang mga rewards na nasa baba. So kailangan mo munang i-unlock bago mo ma-acquire itong mga rewards sa empowered na battle pass. So, para ma-unlock mo yan mga bay, kailangan mo ng $4.99. So, almost mga 250 plus pesos yan. And kung gusto mo naman ng eto, meron kang extra rewards and mas mabilis na mag-level yung battle pass mo, bibilhin mo siya ng $14.99. Okay? So, yun yung dito kagandahan dito sa battle pass mga bay. So okay din naman sa mga bay kahit free to play lang kayo. Okay, maganda-ganda rin naman yung mga rewards na makukuha ninyo rito. Ang kagandahan lang dun sa empowered na battle pass mga bay is makukuha nyo yung costume. Okay, so okay na rin yun kahit na free to play lang kayo. At least magre-reset naman siya yung battle pass kada end ng season. So okay, mag-alala. Kung hindi nyo afford yung empowered or ma-unlock yung empowered na battle pass, goods na rin naman kahit free to play player lang kayo. Okay, so yun lang mga bay, sana nakatulong sa inyo itong guide natin para sa battle pass. Maraming salamat sa panonood mga bay at happy gaming sa inyo.